Ito ang pinakauna at isa sa pinakaabangang updated R-Series ng Yamaha, ang R15M. Got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. Isa po sa pinagtuunan ng pansin ng Yamaha bukod bagong design at graphics nitong R15M. Isa po sa pinagtuunan nila ng pansin ay aerodynamics. Sa pamamagitan po nito, naging single bifunctional LED unit. Sa pamamagitan po nitong single bifunctional LED unit na nag-emit ng both low beam and high beam. Dahil po dito, mas naging lightweight at ang compactness nito ay mas in-enable po nito ang newly aerodynamic fairing design nitong R15M. At isa pa sa mga binago ng Yamaha sa mga ilaw nitong R15 ay ang LED position lights. Mas pinaliit pero mas pinaangas po ang DRL na nilagay nila dito sa R15M. At isa nga sa mga nabanggit ko kanina, isa po sa pinagtuunan ng pansin ng Yamaha dito sa R15M ay ang aerodynamics. Dahil sa better airflow management, kaya i-reach nitong Yamaha R15M ang top speed niya sa mas mabilis ng oras compared sa R15 version 3. Magpunta naman po tayo sa performance side nitong R15M. 155cc liquid-cooled 4 bulbs, single overhead cam with VVA. Meron siyang 18.4 maximum horsepower at 10,000 RPM at ang maximum torque ay 14.2 Nm at 7,500 RPM. At isa pa sa pinakaabangan at isa sa mga bago dito sa R15M, meron na siyang traction control system. Siyempre, hindi natin pwede kalimutan ay ang bago niyang quick shifter. Pero ang quick shifter nito ay upshift lang. Kaya kung magda-downshift po kayo, kailangan niyo pa rin pigain ang clutch nitong R15M. At paano nga ba natin ma-reach ang 14.2 Nm maximum torque nitong R15M? Na-reach natin to dahil meron siyang VVA, yung ang tinatawag nating variable valve actuation technology ng Yamaha. Binibigyan nito ng extra power ang engine sa mas mataas na RPM. Isa po sa mga bagong features nitong R15M ay ang assistance slipper clutch. Pinipigilan po nitong assistance slipper clutch na mag-skid ang gulong natin sa likod habang tayo nag-shift at nagda-downshift sa higher speeds. Isa po sa mga hinahanap ng tao dito sa Pilipinas noong inilabas po dito ang R15 version 3 ay ang ABS. Ngayon sinagot na po ng Yamaha ang hiling ng lahat ng mga motorista or ang fans nitong R15M. Ito po ang isa sa mga bagong at isa po sa pinakaabang features nitong R15M ay ang dual ABS. Dahil nga sa anti-lock braking system, mas naging precise at mas naging restricted po ang wheel lockups dito sa R15 version 4. At naka-upside down front forks na po ito na mayroong 37mm inner tube na nag-improve ng rigidity and provide stability pag ikaw po ay nag-high speed cornering or during high braking input. Link type monocross suspension naman po ang rear suspension nitong R15M. Ang front brake po nitong R15M ay 282mm single disc. Ang rear brakes naman po nito ay 220mm single disc. Ang front tire po nitong R15M ay 100x80 and meron po itong super wide 140mm radial tires. Isa po sa mga bagong features at isa po sa magandang features nitong R15M ay meron na po siyang Y-Connect. Basically, ang Y-Connect po ay i-connect po natin ang cellphone natin sa ating motor sa pamamagitan po nitong Y-Connect app. Ang susunod po nating video ay tuturuan ko po kayo kung paano nga ba natin i-connect ang ating motor. Paano nga ba natin i-connect ng R15M sa ating phone sa pamamagitan po nitong Y-Connect app. Kaya abangan niyo po yan. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Salamat!